Ayan, at sa mga sa Subpina na yan, sa December 4 and 11, pinagpapaliwanag po si PRD patungkol sa kabubohang kinaso sa kanya ni Franz Castro. Tapos sa sobrang kabubohan nila, nagsampa siya ng kaso. Pucha, mali pa yung pangalan. Sa sobrang pulpul na itong nagdemanda, Rodrigo Roa Arduterte. Pucha, sabi nga ni PRD, hindi niya daw sasagutin yan. Mali-mali pa yung pangalan. Hindi naman daw siya si Rodrigo Roa Arduterte. Franz Castro, tagal-tagal mo nang naging presidente si PRD. Hindi mo alam na yung Roa, yun yung middle initial niya. Diyos ko po, pangalan pa lang, mali ka na. Paano mo pa papapatunayan na yung ikinaso mo may basihan? Napakatalino ni PRD, yan po ay piskal at naging presidente yan. Oo, malamang sa malamang dadaanin kayo sa teknikalidad niyan. Kalinaw-linaw naman kasi ng sinabi. Franz, baka nga hindi ikaw yun, baka nga si Franz Pumarin yun. Kasi ang inano niya, ako lang naman ang Franz, ako lang naman yung... Pag tinignan nyo naman yung context, ako yung sinasabi. Ang dami-dami yung Franz eh. Paano nyo pagpapaliwanagin si Rodrigo Roa R. Duterte? Ang kilala natin si Rodrigo Roa Duterte lang. So, umpisa pa lang, palpak na. Umpisa pa lang, pwede na kayong hindi sagutin kasi hindi naman sila yun. So, imaginein mo kung loko-loko talaga si PRD, pagtatawan niya lang talaga kayo. Pero ano ba yung kinasa sa kanya? Grave threat. So sa dami-dami nung sinasabi nilang pinaggagawa ni PRD, sa dinami-dami nung akusasyon nila kay PRD, na keso kriminal, mamamatay tao, pinapapatay yung mga drug lord, pinapapatay yung mga ganito, pinapapatay yung mga ganyan, sa dinami-dami, Diyos mio, naisip nilang ikaso, grave threat. Sinabi pa nila, kurakot. Kurakot itong mga Duterte na ito. Simula nung sila'y nakaupo sa Davao, nangungurakot na sila. Pero ang sampang kaso, grave threat. Sabi ko nga sa'yo, baka ikulong mo si PRD ng 6 months, matuwa pa sa'yo yun. But anyways, sobrang petty nitong kaso na to para kay PRD at sa sobrang gagaling ng mga abogad yun, dyan si Ari Roque, na international law ang expertise. Tapos andyan si Sal Panelo na, Diyos ko po. Alam niyo naman, napakausay na abogado niya at napakarami. Abogado pa yung anak. Abogado pa yung yung manugang na lalaki. Kumbaga, napakaraming mga abogado na pwedeng mag-abogado rin. Tapos grave threat lang ang ikakaso niyo. Gusto kasi nilang mangyari, palabasin sa mga tao na, yan na, ito ang kauna-unahan. Kasong kinaharap ni PRRD simula nung siya'y umupo. Siya grave threat. Sure ka? Grave threat. My goodness. So, parang pupunta siya sa 4 at saka sa 11 para magpaliwanag. Pucha naman, ba't niyo papapupuntahin para lang magpaliwanag? Kung papaliwanag lang pala eh, di tawagan na lang kayo dyan. So, sabi naman ni Harry Roque, nauna na si Harry Roque kahit hindi pa siya sinasabihan. Nagsalita na si Ari Roque kagad, sasagutin namin yan. Hindi na kailangan magpunta ni PRD dito sa Maynila, layo-layo ng Davao, Maynila. Ito pa dito sa Quezon City. Tatandaan nyo, Quezon City. Bakit tinanggap ng Quezon City yung kaso at bakit minadali? Alam nyo naman siguro na yung mayor dyan, Dilawan. Alam nyo naman siguro, ang mayor dyan sa Quezon City, Dilawan, si Joy Belmonte. Ko po, saging na saging yan. Kaya kung titingnan nyo, bilis. O kaka-file lang nung nakaraan. Pucha, gano'n ba ka-importante? Itangina, gano'n ba ka-importante yung kaso na yan? Pucha, napakaraming kaso dyan sa City Jail. Ang dami ng 10 taon nang nakakulong sa Quezon City Jail. Anak ng tinapa, yung mga kaso nila hanggang ngayon, hindi pa rin nadi. May kakilala nga ako, nasa City Jail, 6 na taon na eh. Kahit isang beses nag-hearing, hindi pa siya nahihearing. So the fact na minadali nila ito, mayroon talaga silang hinahabol na deadline. At gusto mong papuntahin yung dating presidente ng Pilipinas at tanda-tanda na noon dyan sa Quezon City para lang sagutin yung katarantaduan demanda. Ikaw naman, alam mo katarantaduan din yun. At saka usually, ang sasabihin niyan is, immediate na lang natin yan. Ang dami-daming malalaking kaso dyan eh. Hindi na nga natin maharap eh. Tapos ito, sinasayang niyo yung oras ng korte. Politika lang naman yan. Baka pwede magbati na kayo. Ganyan dyan sa piskalya.
Pag-aarapin kayo, tapos, oh, baka pwede mag-ayos na lang kayo. Baka pwede magbati na kayo. Sasayangin nyo pa yung, ano, bandwidth ng mga korte natin. Daming kaso nakabinbin. Pucha, siksika na sila sa city jail. Di pa natatapos yung mga kaso, dadagdag pa kayo. Tapos, i-dedicate pa yung isang buong korte sa inyo dahil pucha, mga VIP kayo. Imbis na sana yung isang korte na yun, marami siyang kaso na maihiring sa isang araw. O yung korte na yan, isa lang, kayo lang maihiring sa isang araw para pag-awayan yung gay rape threat. At yan pa ang nakakatawa, Jocelyn Damian. Yan ang pinaka nakakatawa sa lahat. Buhayin nila yung ICC. Anak ng pucha Franz Castro, mahina ba talaga ang bumbilya ng utak mo? Hindi mo ba naisip na Franz Castro na nagsampa ka ng kaso? Wala, isang linggo mahigit pa lang nilabas na kagad yung subpoena. O di ibig sabihin priority ka po, tsaka komunista nga kayo, pinaprioritize pa kayo eh. Eh wala namang kayo yung affiliations nyo sa NPA, walang ginagawa yung mga NPA kundi patayin yung mga sundalo natin eh. Pantaki mo, kahit mga komunista kayo, pinrioritize kayo ng korte sa Pilipinas. Ibig sabihin, gumagana ang justice system dito. Tapos, gusto nyo pa rin ICC? Ay, tanga. Kasi lagi naman natin pinapaliwanag na yung ICC po, magagamit po natin yun. Kailangan natin yun kung hindi na po nagfa-function ang judicial system. Or wala nang judicial system sa Pilipinas. Halimbawa, nasa state of war tayo, na sabog-sabog na yung mga korte natin. Ayan, dyan papasok yung ICC. Wala na tayong nakoclose na kaso. Lahat na di-dismiss. Ayan, pero Diyos ko naman, ayan o, patunay, Franz Castro, na may pabatas pa sa Pilipinas. Nagreklamo ka, wala pang 2 linggo, lumabas yung subpoena mo. So, ibig sabihin, may korte na gumagana sa Pilipinas, tapos ICC pa rin nasa isip mo. Abay, tanga ka. Kakalaya lang ni Dilima. Ang nagpalaya kay Dilima, korte. Tapos sasabihin mo, ICC? Isa rin yan si Dilima eh. Isa rin tanga to si Dilima. Mantaki mo, nakalaya siya dahil sa malabnaw na kaso niya. Pinalaya siya. Hindi naman presidente nagpalaya sa kanya yung korte eh. Yung judge doon sa RTC ng Las Piñas. Yun yung nagpalaya sa kanya. Pero makikipag-cooperate daw siya sa ICC, anak ng tinapan. Alam mo, politika lang, kundi ba kayong mga gunggong, mga korte sa Pilipinas yung pinagagana nyo para gipitin nyo yung mga Duterte. Korte ng Pilipinas na nagpalaya sa Edilima, ikaw naman bro, ikaw naman na Franz Castro, korte ng Pilipinas yung nag-issue ng subpoena, pinagpapaliwanag yung dating presidente, ibig sabihin walang palakasan. Bakit ICC pa rin? Ay, Diyos ko po. Kaya dyan mo malalaman na talagang itong mga ito, hindi naman ito gusto talagang kasuhan si Duterte in a sense na panagutin siya sa batas, ikulong siya. Hindi, ang gusto lang naman ng mga ito, babuyin ng mga yan. Importante lang naman kasi mawala yung mga yan sa pwesto. Manalo yung mga kandidato nila para hayahay na sila ulit. Wala nang sisita sa kanila.